Tito Johnson, unang araw nga po ng work week at perwisyo agad na sumalubong sa ilan sa mga kababayan nating pasahero na galing sa iba't ibang mga probinsya sa norte at pabalik na nga po sa Maynila kaninang madaling araw. Tito Johnson, kahit nga po alauna na madaling araw kanina, buhay na buhay yung ating mga bus terminals dito sa EDSA Cubao dahil sa punuan ng mga pasahero sa loob at labas ng mga terminal. Ito po ay karamihan sa kanilang nakatenga na ng ilang oras kakahintay sa mga public utility vehicles na po pwede po nilang masakyan kaninang madaling araw. At dahil nga po medyo kapos tayo, kinakapos tayo sa mga PUVs tuwing madaling araw, eh marami po sa kanila ang kabut-ulong naghihintay na lang na masasakyan pa uwi sa kanilang mga pamilya. Isa nga po dito sa mga nakausap natin na apektado nitong pinapatupad na window hours kung saan 10 PM to 5 AM lang po pwede mga bus dito sa EDSA, si Nanay Rizaline. At ayon sa kanya, alas 2 sa madaling araw, wala pa siya sa kalahati ng kanyang biyahe dito sa may Cubao area kasi Tito Johnson, maipaliwanag ko lang po, nagbangka siya galing sa kanyang bahay sa isang isla sa Zambales. Nagbus siya papunta ng Olongapo, papunta sa may bus terminal doon, naghintay hanggang alas 10 ng gabi, nagbus papunta ng Cubao at naghihintay pa siya kanina ng bus para makauwi naman siya sa Carmona, Cavite. So kanina, wala pa siya sa kalahati ng kanyang biyahe na makausap natin siya. Kaya naman, kamot-ulo na lang, napapakamot-ulo na lang itong ating mga pasahero dahil nga dito sa panibagong sistema. May isa pa tayong nakausap dito, si Nanay Merly Rosalando, at ayon po sa kanya, dahil nga may apat siya na anak na bitbit at instorbo na niya ang kanyang asawa na nanggaling sa may Montalban Rizal para masundo po sila dahil nga wala rin silang masakyan kanina madaling araw. Pakinggan natin ang panayam sa kanila. Pangasinan. Punta kami Montalban. So, diretso kasi ayaw kami baba sa Muñoz. Bawal daw. Kailangan terminal to terminal. Malayo. Sana wala na. Para ano, pagbabiyahe ka ng madaling araw, umaga ka na darating dito, hindi ganitong oras. Puyat. Oh, umalis kami doon. Alauna, alas dos, ganyan. Darating kami rito, umaga na. Yung tulad dito, mag-aantay ka. Nakakapagod pag ganito. Ayun, yung asawa ko, sana tulog pa ngayon. Ngayon, pupunta pa rito nung oras, alanganing oras. Subic pa po, tapos tawid. Tawid dagat pa po, isla. Ganon. Papunta Ulongga po. Tapos papunta po rito sa Cubao. Papunta po kami ng Cavite. Medyo mahirap kasi kailangan mo lagi maghintay. Hindi, imbis gagawin mo, mamaya ka na aalis. Hindi, kailangan mo nang umalis. Dumalo pa kami sa may Binyagan, pero kailangan namin umalis kagad para makapunta rito. Tito Johnson, pasado alas 6 na nga po na umaga, ibig sabihin tapos na yung window hours nitong ating mga bus at dahil nga po marami sa mga terminal dito ang nagpapatupad na lang ng night operations, ibig sabihin sa gabi na lang po sila bumabiyay. Papakita ko sitwasyon ngayon dito sa isa sa mga bus terminal. Ito po ngayon, mga kababayan natin na hindi alam na ganitong sistema at stranded po sa ganitong oras. May isa tayong mga nakausap dito, galing sila sa San Juan City at pupunta po dapat ng Nueva Ecija. Pero dahil nga po nakasara ang mga bus terminal, maghihintay po sila ulit hanggang alas 10 ng gabi para makabiyahe. Muling paalala naman ng LTFRB sa ating mga bus operators, maaari pa rin kayong bumiyahe kahit po lagpas na sa window hours natin, pero kailangan nyo dumiretso dito sa ating mga integrated terminal, particular dito sa May Araneta Center para makabiyahe. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Tito Johnson. Tita Liza, isang tanong lang. Doon ba sa mga integrated terminal, meron bang sumasalo naman ang mga libreng sakay pa rin? Tito Johnson, ang una palang inanunsyo ng LTFRB na meron pong libreng sakay ay doon sa North Luzon Express Terminal para sa ating mga pasahero. Ngayon, napag-alaman po natin, nakausap ko yung ilan sa mga bus dispatcher natin dito. Ang problema po kasi dito, bukod pa sa mga pasahero, umaaray yung ating mga bus operators kasi kapag gagamitin nila ang integrated terminal, may babayaran pa po pala sila sa bawat bus na dadaan doon sa terminal na yon. So, doble gastos din po ito para sa ating mga bus operators. Kaya ang ilan po, ayon sa kanila, nagdesisyon na wag na lang muna bumiyahe kesa magbayad sila dito sa ating mga integrated terminal. Night operations na lang sila kung saan magagamit nila ng libre ang kanilang mga main terminal dito sa may area ng EDSA Cubao. Balik sa'yo, Tito Johnson. Maraming salamat, Liza Aquino.